Susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Nanlaki naman din ang mga mata ni Linit pagkatapos nitong makita ni Linit ang kanyang anak at sinabi nito ni Annalyn sa kanya na nakatakas umano itong si Dr. Carlos sa kadahilanan na agad naman din itong sinabihan ni Linit ang kanyang anak kung totoo ba umano ang mga sinasabi ni Annalyn dahil kagagaling lamang umano nito ni Linit sa mental hospital at nakita pa umano nito ni Linit si Dr. Carlos. At dito agad naman din itong sinabihan ni Annalyn na tumawag umano sa kanya si Doc Kim at sinabi umano nito ni Doc Kim na wala umano doon sa mental hospital si Dr. Carlos at nakatakas umano ito at dito agad naman din itong nagsalita itong si Linit kung paano umano nakatakas si Dr. Carlos na marami naman umano itong bantay. Baka hindi lamang umano nito nakita si Dr. Carlos, baka nagkamali lamang umano itong si Annalyn. Dahil hindi naman umano basta-basta na makakalabas si Dr. Carlos sa mental hospital at dito agad naman din itong sinabihan ni Annalyn ang kanyang ina na kilala umano nito ni Annalyn si Doc Kim kahit bago pa lang umano ito sa Epix Medical Hospital ngunit nakikita umano nito ni Annalyn sa kanya na isa umano itong matinong tao at hindi umano ito marunong magsinungaling kung kaya't totoo umano ang sinasabi nito na nakatakas nga si Dr. Carlos sa mental hospital. Kung kaya natamimi naman din itong si Linit at agad naman din itong sinabihan ni Linit itong si Annalyn kung nakatakas umano si Dr. Carlos ay saan naman umano ito pupunta at dito agad naman din itong sinabihan ni Annalyn ang kanyang ina na nag-alala umano siya baka pipigilan umano nito ni Dr. Carlos ang kanilang kasal at dito agad naman din itong sinagot ni Linit ang kanyang anak na hinding-hindi umano mangyayari na pipigilan ni Dr. Carlos ang kanilang kasal dahil hindi naman umano nito alam ni Dr. Carlos na magpapakasal si Linit kay Dr. Tanyag at lalo na nawala umano itong alam dahil isa na umano itong baliw at hindi na umano ito isang matinong tao. At dito agad naman din itong inilabas ni Annalyn ang kanyang saluubin at sinabihan nito ni Annalyn ang kanyang ina na matagal na rin umanong nagdududa itong si Annalyn na nagpapanggap lamang umanong baliw si Dr. Carlos dahil nakita na umano nito ni Annalyn minsan na tila hindi umano ito totoong baliw kung kaya't agad naman din itong sinagot ni Linit ang kanyang anak na galit lamang umano ito kay Dr. Carlos kung kaya't naghihinala umano ito na nagpapanggap lamang si Dr. Carlos. Yan ay ating aabangan sa susunod pa na pangyayari sa kaganapang ito ng Abot Kamay na Pangarap. Huwag mong kalimutang isubscribe at i-hit ang notification bell ng aking channel.